Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 17 lamang na Agosto, halos inabot ng maghapon na nagliliyab ang isang aircraft ng China at naapula lamang apoy noong gabi na. Ang dating kinatatakutang barko sa karagatan ay ngayon makikitang sunog at maraming mga nasirang parte. Gayunpaman ay hindi naman nasira ang tuluyan ng barko at buo pa rin naman ito. Ang barko pala na ito ay planong gawing National Defense Theme Park at Educational Base na may plano para sa kanilang leisure at tourism complex. Ayon sa mga lumabas na balita sa China, ang 2 billion yen investment nilang ito ay plano nilang buksan sa National Day mismo ng China. Ayon sa investigasyon, ang apoy nagsimula dahil sa maling pagkakatransform nito mula sa isang aircraft carrier patungo sa isang educational base o park. Ang mga tao na bumubuo ng renovasyon ng naturang barko ay naging pabayaw mano at hindi sumunod sa fire regulations ng gobyerno habang ito ay nire-renovate na pag-alaman na sa bansang China. Sa tuwing sila ay magkukumpuni o magmo-modify ng mga malalaking barko, mahigpit nang sinusunod ng mga tamang proseso lalo na kung magsasagawa sila ng pagwe-welding. Ang mga project manager ay dapat na magsumite ng detalyadong fire safety applications. Napapaloob dito ang mga responsibilities at mga safety measures. Ang lahat ng mga flammable at explosive materials ay dapat na alisin o takpan ng maayos. Dapat din na nakahanda muna ang mga fire extinguisher at buhangin bago pa man magsimula ang proyekto. Sa oras na magsimula ang pagwe-welding, ang welder ay dapat may laging fire extinguisher sa kanyang tabi. Dapat ay lagi itong handa sa oras na magkaroon ng kahit maliit lamang na senyales ng sunog. Subalit sa pagkakataong ito, tila ang mga rules na ito ay hindi sinunod ng mga trabahador ng barko. Ang mga kinuha na ng manggagawa, mas marunong pa sa paggawa ng isang parke kaysa sa pag-aassemble o pagsasaayos ng isang barko. Sa madaling salita, hindi sila ang mga tamang tao na dapat ay gagawa sa barko. Hindi din nila nakontrol ang apoy hanggang sa tuluyan na itong lumaki. Ang aircraft carrier na ito na nasa mahigit kumulang isang taon nang hindi ginagamit, wala itong kuryente at hindi na din gumagana ang control system nito. Pero hindi nakaiwas sa sunog na dala ng mga bagong gumagawa ng barko. Ang halos kabuuan ng barko ay gawa sa aluminum magnesium alloy. Ang material na ito ay magaan at matibay pero highly flammable. Kung sakaling madikitan ito ng apoy ay mabilis itong nagliliyab. Noon ay madalas din gamitin ng Estados Unidos, Japan, Soviet Union ang ganitong materyales sa paggawa ng kadalang barko. Subalit dahil sa insidente ng pagkakasunog ng ilang mga barko na gawa sa ganitong materyales noong Falkland War, napagdesisyonan ng mga bansang ito na gagamit na lamang sila ulit ng metal sa paggawa ng barko. Pati kasi ang interior ng barkong ito ay gawa sa mga flammable materials gaya ng plastic, karton at may mga mannequins pa.
Ang mga materials na ito ang mas nagpabilis pa sa pagkalat ng apoy dahil sa ang barkong ito ay nakadaong sa isang nakatagong pantalan dahil nga sa ito ay ginagawa. Nahirapan ding makapasok ang mga barko at bangka na mag-aapula sana sa apoy. Kung hindi pa dumating ang mga helicopter ay hindi pa din mapupuksa ang paglagablam ng apoy. Paano pala kung operational na ang park na ito? Tiyak na marami mga turista ang mapapahamak dahil sa mahirap itong marating ng mga rescuers. Plano pala na muling ibalik sa dati nitong itsurang barko para bumagay na din sa kanilang military theme na parke. Subalit ngayon, ang lahat ng kanilang plano ay naglaho na lang na parang usok. Ang pagsasaayos ng barkong ito ay mahirap at napakamahal. Sa paglilinis pa lamang sa mga debris at assessment sa barko ay mahirap ng gawain na pinalala pa ng katotohanang naiwala din pala ng China ang original na blueprint ng barko. Dahil na din sa hindi magandang kalagayan ng kanilang ekonomiya, mas maigi umano na ibenta na lamang ang naturang barko sa Chinese Navy upang maging target practice nila. Hindi din kayang pondohan ng lokal na gobyerno ang muling pagsasaayos sa barko at pagpapatuloy ng naudlot na military theme park, habang may mga nagsasabi din na hilahin na lamang umano ang barko patungong Red Eye Reef o Ayungin Shoal para kanilang maging outpost, tila nais pa nilang tapatan ng ating BRP Sierra Madre na naroon din sa kasalukuyan. Maaari umano itong maging pahingahan ng mga sundalong Chinese na nagbabantay sa South China Sea, subalit siguradong hindi ito gagawin ng bansang China. Sa unang naging plano para sa barko, nais pala nila itong gawing international tourism attraction at bakasyonan, subalit nahinto ang planong ito dahil na din sa kakapusan ng pondo. Hindi na din ito kayang suportahan ng kanilang mismong gobyerno. Hindi din nila umano isusugal ang kanilang paubos ng budget para lamang makapagpatayo ng isang tourism park. Pero dahil sa nangyaring insidente, mas nagkaroon ngayon ng malaking dahilan ng lokal na gobyerno na abandonahin ang naturang proyekto. Ang barko pala na ito ay tinuturing na Star noong mga dekada 70. Ginawa ito taong 1972 at ginamit naman noong taong 1975. Subalit nang bumagsak ang Yunyong Soviet kung saan saan na lamang dinapadpad ang barko. Taong 1995 nang mabili ito ng South Korea. Subalit na magkaroon ng krisis sa pera sa South Korea, nabili naman ito ng bansang China. Pagdating sa China, kinonvert naman nila ito bilang isang military theme park at binuksan noong taong 2000. Sa isang buwan pa lamang mula nang ito ay magbukas ay umabot na sa 40 million ang naging kita ng parke. Subalit unti-unting tumamlay ang parke hanggang sa maisipang dalhin ito sa isang nakatagong pantalan upang i-renovate at isaayos. Yan ang madalas na nagiging problema pagdating sa mga gawang China. Madalas ay gumagamit sila ng mga materyales na sa tingin nila ay makakamura kahit pa hindi sila sigurado sa kalidad nito. Hindi nila isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga gagamit sa produkto o serbisyong kanilang ginagawa, basta ang mahalaga ay magawa nila ito ng mabilis sa pinakamurang paraan. Kilalang China ay may napakaraming mga sasakyan at armas pang digma, subalit sa mga lumabas na balita, tila hindi pala tayo nakakasiguro kung maayos ba nilang nagagamit ang mga ito at kung hindi pumapalya. Ang mga gamit pangdigma ng China ay talaga namang nakakalula at kaiinggit na ng maraming mga bansa. Mula sa kanilang mga state-of-the-art fighter jets, napakaraming mga naval fleets hanggang sa mga hindi mabilang na mga magagandang gamit sa pakidigma. Ayon sa mga lumabas na balita ay sila ang itinuturing ngayon na may pinakamalaking tank fleet sa buong mundo at malakas na air force na may libu-libong mga aircraft. Sa ngayon ay mas pinapalawak pa nila ang kanilang Navy na kung saan meron na rin silang mga nuclear submarines at mga aircraft carrier at destroyers. Pero uulitin ko, ang pagkakaroon ng maraming bilang ng armas at kagamitan ay hindi sumusukat sa kalidad ng kanilang puwersa. May mga lumbas din na mga balita na ang kalidad ng kanilang mga armas at maintenance na mga ito ay hindi ganoon kahusay at kaganda. Isa pa, ang ginagawang expansion at modernization ng puwersang militar ng China ngayon ay may kaakibat na mga tanong. Naging maayos ba ang mga tauhan nito at dumaan sa tamang pagsasanay? Handa ba ang mga ito kung sakaling sumabak sila sa biglaang labanan? Kaya ba nilang gamitin ang mga ipinagmamalaki nilang mga kagamitan? Kaya totoo na hindi sa dami ng armas at tauhan maaaring pagbasehan upang sabihin na malakas ang puwersa ng isang bansa, kundi ang kalidad ng kanilang mga kagamitan, tamang pagsasanay sa kanilang tauhan, karanasan sa pakikipaglaban at diskarteng pangmalupitan. Sa kabilang banday, naroon naman ang ating bansa, maliit lamang kaya naman hindi na din nakapagtataka na maliit lamang ang ating puwersang militar. Pero ayon sa isang kasabihan, small but terrible. Hindi na susukat sa liit ng isang bansa at ng kanilang puwersang militar ang kakayahan nito upang magtagumpay.
Ang militar ng Pilipinas na hindi man kasing laki ng militar ng China ay kilala pagdating sa pagkakaroon ng magagandang kagamitan. Mga sundalong dumaan sa maayos na pagsasanay at puwersang hinasa na ng karanasan. Hindi man kasing dami ng gamit ng China ang meron ng Pilipinas, maayos namang iniingatan ng Pilipinas ang kung anong meron lamang tayo at ginagamit sa pinakamabisa at epektibong paraan. Habang ating mga tauhan naman ay may tuturing na isa sa mga pinakamahuhusay at dedicated na mga sundalo sa buong mundo. Bawat isa sa ating mga sundalo ay dumaan sa napakahirap at mapanghamong pagsasanay. Hinanda sila upang sumabak sa kahit na anong klase ng labanan. Hindi din naman ito tungkol sa mga tauhan natin at sa kanilang mga gamit, kundi tungkol din ito sa ginagamit nilang estratehiya at diskarte na ang mga Pilipinong sundalo lamang ang makakaisip na ito dahil handa raw ang China Coast Guard na dumipensa at umatake kahit anumang oras. At ayon pa sa Coast Guard nila na ayon umano sa batas at propesyonal ang kanilang mga nagiging aksyon.